Hello mga ka-eyeball! Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay cold press virgin coconut oil. Ang pinakakailangan lang naman natin ay coconut or nyog. Yung coconut meat ang pinakakailangan natin. So, kailangan natin pumunta sa palengke para bumili ng nyog. So, tara na! Ito na guys, yung nabili natin nyog. Ito na. Limang buong nyog yan. So, pigain na natin. Ito na guys, pipigain na natin siya. Gagawin natin, haluan natin siya ng kunting tubig. Okay, mag-alala kung haluan natin siya ng tubig. Maghihiwalay naman yung langis sa yung tubig. Medyo ano lang natin siya. Durog-durogin. Bali, dalawang beses natin siyang pipigain para makuha natin talaga yung pinakakatas niya. So guys, pabibilisin ko na ito ha. Tumalsik yung katas. Oops. Tumatalsik talaga ang katas. Oh no! So ayan, yun yung unang piga natin. Pigain pa natin siya isang beses. Tapos ito mamaya, sasalain natin ulit. Pagayin ulit natin ng kunting tubig. Sayang kasi kung isang piga lang, may katas pa naman ito. Ito na guys. Ito na yung napiga natin kanina. So, ito na guys. Takpanan natin to. Tapos, pagkatakip natin, ilalagay natin siya sa ref. Hahayaan natin siyang magdamag para maghiwalay yung langis tsaka yung tubig. Okay? So, takpanan natin siya.
Tapos ilalagay na natin sa ref. A few moments later. Na guys, makalipas ang buong magdamag, ito na siya, tumigas na siya. Kung mapansin nyo, nag-separate na yung langis at yung tubig. Ito yung langis niya, ito yung tubig. Pero ito, hindi pa ito pulong langis. Gagawin ba natin ulit yung ginawa natin process kanina? Isang ulit pa ulit tayong magagawa ng ganun. Sige, huwalay na natin. Ito, papatunawin natin, hahayaan na siya matunaw sa room temperature. Total, mainit naman ang panahon ngayon dito sa atin. Hahayaan lang natin siya dito hanggang sa matunaw. After matunaw, ibabalik natin sa ref para mag-separate ulit yung tubig at yung langis. A few moments later. Tunaw na siya. Ibabalik na natin ulit sa ref. Papatigasin na natin siya ulit para mag-separate yung tubig sa langis. Hello mga kaibol, ito na pala yung result. Bali ito, hahayatin itong matunaw sa room temperature. Since mainit talaga dito sa atin, mabilis lang itong matunaw. Siguro mga isa o dalawang oras, tunaw na ito. Bali, sabi ko pala sa inyo, dalawang beses natin ginawa yung paglagay sa ref. Paglagay tapos pag hiwa-hiwa nito, dalawang beses para ma-separate natin yung langis at yung tubig. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Hello mga ka-eyeball. This is it. Kukunin na natin yung langis o yung virgin coconut oil. Ang gagamitin natin ay, syempre, pang sandok. At tapos dito natin siya ilalagay. Tada! Kailangan natin ng imbudo para hindi matapon. Sige. Simulan na natin. Ayan guys, yung ibabaw yung kukunin natin. Yan yung virgin coconut oil. Tapos yung ilalim, labang tawag, yan yung latik. Yan yung ginagawan latik. Guys, oh. Ganyan kakapal yung oil niya. Ito yung latik. Ito na. Medyo pasmado ako guys. Oh no!
Ito na guys, ang nakuha natin virgin coconut oil. Marami nang sabi, marami raw itong kagamutan. Pwede sa immune system. Yung iba nga ginagawa itong food supplement. Comment nyo ako guys, kung anong mga kagamutan ito. Yung iba kasi hindi ko alam eh. Comment nyo ako ha. That's it guys. Huwag nyong kalilimutan. Subscribe, like, and share. Thank you.